oras. Sa Nicolas Road. So, ito din yung Manila Road. And magsa lang tayo ngayon. So, hindi ito yung usual na bike ride natin na namamasyal tayo or nagayin sa ayo. Magbabike tayo ngayon. Pumunta sa bahay. Kung saan nakalibing yung anak ko. So, titirigan ko siyang kandila ngayon. Dahil today is November 1. And araw ng mga patay. So, bibisitahin ko lang naman yung anak ko doon. Lilinisan yung puntod niya. And kung ano na yung pwedeng gawin natin. So tara, let's go! And so nag-pass away yung firstborn baby namin nung misis ko. 8 months old pa lang, nasa tiyan ni misis. And then parang may sudden na kutub ako na parang may nangyayaring hindi maganda. And then ayun, nagpa-check up kami. Tapos nagpa-ultrasound. Nalaman namin na wala ng heartbeat yung baby namin. Kaya kinailangan mag forced labor. Ilabas ng torsaan na si baby dahil wala na siyang buhay sa loob ni misis. And nanganganib yung buhay din ng misis ko noon. Kaya wala na kaming magagawa. Ayun, may mga kasabayan tayo. So papunta rin siguro ng vlog. Sasabit na lang tayo. Para naman na makatipid tayo ng energy. So bahay lang yung pupunta natin. So paglagpas lang natin ang argo ng batak, ang malaking argo, lulusong lang tayo saglit doon. Then may papasukan tayo pupunta doon sa may cemetery ng bahay. Time check natin, 11:26 pa lang ng tanghali. I mean, 11:26 na ng tanghali. Medyo wrong timing yung paglabas natin, pero okay lang. So yun, malapit na tayo sa Argo ng Batak. Dito din tayo nag-ride last time. Nung nag-epic fail, nabot rin tayo. So babalikan pa namin yun. Malapit na tayo sa papasok. Yung sa may bahay cemetery. So ang labas natin mamaya, dito din sa may gilid. Dito, pero hindi tayo dyan papasok. Sa kabila pa tayo. So may mga stars mamaya dito sa may kaliwa, sa gilid. So magtatanong tayo ng kandila kung meron sila. Hindi kasi ako nagdala, baka maipit, maputol pa. So dito na ako bibili. And malapit na rin tayo dito sa papasukan natin. Hopefully magpapasok sila sa cemetery kasi gaya nga ng Salawag by cluster dati yung pagbisita sa mga yumao sa sementeryo. Ganun din siguro dito, pero baka sakali na lang tayo na makapagtirik man lang tayo ng kandila saka makapaglinis kahit po paano. Apo, kandila. Meron po kayo? Kandila. Thank you. So dito papasok yung pupunta ng cemetery dito sa may bahay. Kaliwa tayo. So dati pa ganito na ginagawa ko nung tuwing bumibisita ko kay baby Kyle. Nagbabike ako papunta rito sa bahay. And then pagdating ng hapon, pagsusundin ko na si misis, pumapasyal kaming dalawa. Parang naging panata ko na yung ganitong style simula pa nung nailibing dito si baby Kyle sa bahay Batak. Dahil yung family ni misis ay taga rito sa bahay Batak, kaya tinabi doon sa imaw din na kapatid ni misis yung kanyang labi noon. Kaya dito siya nakalibing, hindi doon sa may lawag. Nakakalimutan ko, puro nga pala ahon dito. Yan lang na naman ako pumasok kasi dito uli. Nung last time na nagmotor kami, doon sa kabila. Kasi may malapit sa arko. Pero nakamotor yun. Ngayon lang uli ako papasok dito sa kalsada na to. Huh.
Ah, lusong. Eh, ito dito. Pasok tayo dun sa may entrance ng cementerio. So, dito yun. Pagdating dito sa may street na to, kakanan tayo. Yan, kitang-kita naman, walang tao. Dahil sabi ko nga kanina, bike cluster ngayon yung pagpupunta sa cementerio. Pero tayo, dadaan lang naman tayo ngayon para magtirik lang ng kandila. Hindi naman tayo magtatagal. Dito yung pupunta doon sa puntod ng anak ko. Bale, ito. Ito yung puntod ng baby ko, baby Kyle. And ito naman yung sa kapatid ni Mrs. Inisan lang natin din tirik na tayo ng kandila. So, tapos na tayo. Babalik na tayo ng lawag ngayon. So, uwi na. At ganyan, sabi ko kanina, hindi naman tayo pwede magtagal dito kasi hindi ito yung araw ng pagbisita ng mga yumao dito sa mismong cemetery ng Batak. Dahil bike cluster nga ngayong pandemic yung ginagawa nila. So, yeah, let's go, uwi na. So, okay, baby Kyle. See you mamayang hapon ulit. So mamayang hapon, baka kaming dalawa ng misis, aray ko, babalik dito. Pero magmumotor na kami. Baka sakaling papasokin pa kami kahit paano dahil may mga tanod kanina dyan sa may taas. So baka hindi nila napansin na pupunta ako rito. Kaya hindi ako nasita. Yun din yung reason ko kaya nagbike ako. Baka kasi pag nagmotor ako ay masita ako pag papasok ako rito. O ayan o, kitang-kita walang tao ngayon dito sa cemetery ng Baay, Batak. Dati tuwing November 1 dito maraming tao. Since nag-pandemic ayun, naging bike cluster na ang pagdalaw. So na-move ng mga part ng October 22, mga ganun onwards pagdating ng November 1 and 2 pinagbabawal nila na pumunta ng cemetery. So bike cluster yung mga barabarangay ganun. Let's go, yan na dito yung daan natin. Ito yung lalabas sa may baba ng arko ng Batak. Ito pakaliwa yung lawasan. Dito naman sa kanan papasok yan sa loob. Marami pa mga bahay dyan. Ayun ni Arco, tanong na dito. So kung dito tayo pumasok kanina, mas madali yung papasok ng cementerio. So umikot pa tayo. Pumunta tayo dun sa may high school. Kasi wala, nakasanayan kung doon lang tumahan talaga pag nagbabike. So ito na yung Arco ng Batak.
Yan na kanan yung daan natin, pupunta ng Alawag na. So, di ko alam kung ilang kilometers yung magmula Alawag hanggang dun sa bahay kasi ito hindi ko nainon yung speedometer ko, yung cyclometer natin. Kaya hindi ko nakikita kung ilan yung distance natin. And ayun, medyo hindi na ako nag-jersey. Naka shorts lang ako and naka t-shirt dahil malapit lang naman. Hindi naman ganun kalapit kung sa mga bagong siklisa, medyo malayo na to. Pero dahil lagi naman ako nagpo-bike, medyo para sa akin malapit na yung bahay. Kaya hindi na ako nag-jersey kanina. Lang kahit hindi ganang malayo, tutirik naman yung araw. Ang init, grabe. Dati usually maaga talaga ako pumupunta, mga 7 ng umaga, ganyan. Ngayon lang ako talaga tanghali lumabas. Kaya ito sobrang init, pero okay lang. Medyo malakas naman yung hangin. Kaya medyo yun yung nagpapalamig sa atin. Ito, San Lorenzo, San Nicolas. Itong kalsada ng San Nicolas na ito, papunta doon sa may sentro. Grabe ang haba-haba na ito. Ito, walang ganong lilim, kaya masyado talaga mainit. Saka ang dami kong malalaking truck na dumadaan. So, Manila Road din to. Ito yung adadaanan mo kung papunta ka ng Lawag. Lakas pa ng hangin, grabe. Pasalubong yung hangin na naririnig nyo. Nangalikabok. Sa sentro na tayo ng San Nicolas. Oh, inin na yung kanin mga tol. Pwede na kumain. Ito rason kung bakit mas gusto kong magbike kaysa magmotor ngayon. Ang taas ng presyo ng gas mga tol. Dito sa Shell 68, 66. Sa Petron 64 naman. Oh, grabe yung taas ng gas ngayon. Kaya minsan kung bibili-bili na lang sa mga palengke o sa mga groceries, minsan nagbabike na lang ako eh. Hindi na ako napumotor kasi mahal talaga. Ito na, arito na ng Lawag. Pagdating natin dito, sa Gilbert Bridge. Oras natin na 12:30 ng tanghali. Tapos na ito, pagdating sa bahay, kakain na rin ako. Diyan na maliligo. Tapos pupunta na ako dun sa bahay nila, Francis, para magdayak na rin kung ano nga iahan daw mamaya dun. Kung wala sigurong pandemic ngayon or walang COVID, malamang dito sa may baba ng Kulay, dito sa malaking Bakantin Lote, lagi dyan, tuwing mag-December, meron mga kariyahan. So, inaano ng city yan, nilalagay ng city. Para may mga pasyalan tuwing magpapasko na. Ngayon, wala. Wala na, tinanggal na. Dito sa loteng to, dito dati, pinatayo yung mga kariyahan. Ito yung malapit na ng Pasko. Ngayon, wala na. Dapat meron na yan ngayon eh. Okay, Lawag na tayo. So, nakakita ko yung bike ni Dennis kanina dun sa pinagtatrabawan niya. Try natin dumaan, baka naandun pa siya or makita tayo. Baka sakaling hindi ko kumakain.
Wala si Dennis. Ayan, tara, huya na. Ayan, so dito na rin natin tapusin mga tol yung ating video, yung vlog natin sa araw na to. So ngayon is November 1, kasama-sama po natin gunitain yung mga mahal natin sa buhay na lumayapa na. And kahit wala na sila, patuloy pa rin natin pong ipagdasal yung kanilang mga kaluluwa. And sa mga magra-ride ngayong November 1, mag-iingat po kayo. Marami po tayong mga tawag nito, mga pamahiin na tuwing November 1. Siyempre, araw ng mga awyan. At minsan sinasabi nila na huwag tumalpas. So, ingat-ingat lang po. So, hanggang sa muli, kita-kits na lang sa mga susunod na vlogs.